Babala naman po, medyo sensitibo po ang paksa na susunod namin ibabalita. Tungkol po ito sa ilang lalaki na nagpapaturok ng oil sa kanila pong ari. Imbis na makabuti, na-infeksyon pa sila. Sa mga nakalipas na buwan, marami na rin ang natampok na kalalakihan na nagturok ng langis o petroleum jelly sa kanilang mga ari sa kagustuhang ito'y lumaki. Mula nang umeri yan, marami pang lumantad at nagbahagi ng kanilang kwento. Isa sa kanila ang MVP o Most Valuable Player sa basketball noon na si Ramer. Ang kanyang ari, lubhang na impeksyon matapos na itong paturukan ng baby oil. Nung una po, nung naituro po, hindi masakit. Relax ka lang. Siguro mga 3 oras po nakalipas. Bangkate, sobra. Sumakit na po nung kinabukasan. Sabi ko, bakit ganito? Sabi niya sa akin, pagaling na yan. Ako po ay dumuduty noon. Naghapit po ako ng belt ko eh. Parang masakit. Pag hubad ko, may bukol-bukol na yung ari ko. Iba na po yung kulay niya. Doon ko po naramdaman na bumabaha na po yung dugo. Pumutok po pala yung ari ko po sa ilalim. Ang kapwa trabahante ni Ramer na si Rolando, nagpaturok din ng baby oil sa kanyang ari. Nagbilang ako ng 3 araw, ganun pa rin, masakit pa rin. Tapos bumaluktot na. Nanigas yung ugat. Ngayon ang dating diretso naging ganyan. Umiksi. Si Junrel na nagtatrabaho sa paggawaan ng pako at si Bobong na security guard, pareho ring nahikayat na magpalaki ng kanilang pagkalalaki. Tinggan nyo rin ko sa kasama ko. Maliligo kami sa pabrika. Nakita ko yung mga ano nila, ari. Parang malaki na rin ba? Isang bottle na petroleum jelly. Sinindi niya yung kandila. Doon tinunaw yung petroleum jelly sa kutsara. Pinasok niya. Ang problema, hindi ito ikinatuwa ng kanilang mga misis. Para sa akin po, di po nasusukat sa laki or sa liit. Sa pagmamahal po. Tatakot din po ako kasi baka isa rin po yung dahilan, baka hindi po kami magkaanak. Minsan kasi ang komplikasyon ay lumalabas after a few days, after a few months, minsan after 30 years. Pwedeng parating kumirot, pwedeng mamaga, magkaroon ng skin discoloration, pagdurugo, ulceration, or pagsusugat-sugat at pwede pang magdulot ng kamatayan. Isa-isa na silang sumailalim sa operasyon para maibalik sa normal ang kanilang mga ari. Medyo nasira yung mga ilalim ng balat ng kanilang penis. Pagkatapos nun, ito na yung sinasabing plastic surgery para maibalik natin sa dating anyo yung kanilang penis. Malaking pabawagan sa amin. Parang wala kaming inintindi na, hindi na sana problema. Mas magaan po ang pakiramdam ko ngayon. Gusto ko po magkaroon ng baby. Matagal na po, pinapangarap ko na po yan. Masayang-masaya na po yung pagkatapos ng operasyon. Gumana ang pakiramdam. Hindi dapat pamantayan ng pagkalalaki ang sukat ng kanyang ari kung hindi papaano niya pangangatawanan ang kanyang sarili. Pagrespeto sa mga babae at pagiging dakilang ama sa kanyang pamilya.